Ang pagkakaroon ng sapat na ehersisyo ay importante para sa ating mga kalusugan dahil ito ay nakakapagtanggal ng toxins sa ating katawan. Alam nyo ba na ang simpleng pagtaas ng binti ng 20 minuto araw-araw ay nakakatulong sa ating kalusugan? Ang ganitong posisyon pala ay may magandang epekto sa ating katawan kung madalas mo itong gagawin. Dahil sa itong relaxation technique na ginagawa ng mga nagme-meditate o yoga na nakakatulong sa sirkulasyon ng dugo sa ating binti patungo sa katawan. Ano-ano nga ba ang mga pagbabago sa ating katawan kapag ginawa natin ang 20 minutong ehersisyo na ito? Tara na at ating alamin! Number 1. Matatanggal ang sakit sa binti pagkatapos magsuot ng heels. Kadalasang nahihirapan at napapagod ang mga kababaihan kapag nakatakong ng mataas dahil mahirap ibalanse ang bigat ng katawan. Pagkatapos ng mahabang araw na pagsusuot ng takong, ugaliing itaas ang binti at mag-relax. Ang pagtaas ng binti ay siguradong makakatulong upang sanayin ang paa sa pagsuot ng takong. Number 2. Makakatulog ng maayos at mahimbing. Ang pananakit ng ating mga binti ay isang epekto ng pagkakaroon ng insomnia. Ang regular na pagtaas ng binti ng 20 minuto sa pader ay makakatulong na alisin ang mga sintomas ng insomnia. Ang utak ang makakatanggap ng sapat na oxygen sa tamang paghinga at mapapabuti nito ang blood circulation ng katawan at ang ating tulog ay mas magiging malalim at mahimbing. Number 3. Ang mabigat na pakiramdam at pamamanhid sa binti ay mawawala. Ang nararamdamang pamamanhid at bigat sa may binti ay konektado sa mahinang blood circulation sa katawan. Ito ay pwedeng dahilan ng komplikasyon sa puso o bato, sobrang pagdagdag ng timbang at hindi malusog na dieta. Ang ehersisyong ito ay magandang gamot o treatment sa binti kapag ito ay namamanhid o mabigat sa pakiramdam. Number 4. Mas mapapabuti ang pagtunaw ng pagkain sa tiyan. Ang ehersisyong ito ay malaking tulong upang mapabuti ang digestion sa tiyan. Ang smooth muscles na responsable sa paggalaw ng pagkain sa loob ng tiyan ay mas makakagana ng mabuti. Ito ay tinatawag na peristalsis kung saan ito ay isang muscle contraction na para sa pagtunaw ng pagkain sa tiyan. Kapag naging malakas ang blood circulation sa katawan, mas magiging mabuti ang digestive system ng isang tao. Number 5. Nakakatulong ito sa respiratory system ng tao. Ang ehersisyong ito ay makakatulong sa iyo upang ikaw ay maging komportable at mas makalanghap ng maraming hangin. Ang mga tissue sa katawan ay makakakuha ng mas maraming oxygen at kapag ang blood circulation ay malakas, ito ay magbibigay ng sustansya sa lahat ng mga inner organs ng katawan. Ang ehersisyong ito ay malaking tulong sa nervous system dahil binabawasan ito ang tensyon sa muscle tulad ng sa temples, leeg at tiyan. Paano nga ba ito gawin? Una, pumili ng komportabling posisyon na malapit sa pader at maglagay ng unan o soft roller sa likuran. Pangalawa, itaas ang mga binti at stretch ito sa may pader tapos i-relax ang mga kamay sa gilid ng katawan at pagkatapos ay manatili sa ganitong posisyon ng 15 hanggang 20 minuto. Importante ring pumili ng komportabling damit na susuotin upang hindi ito maging sagaban sa blood circulation ng katawan habang ginagawa ang ehersisyo. Nasanay tayong araw-araw gumagamit ng ating enerhiya para kumilos sa mga importanteng gawain natin. Kaya naman, maraming tao ang nagpapahalaga ng mga epektibong ehersisyo na talagang mayroong pagbabagong nangyayari sa ating katawan at mga ehersisyong hindi mabigat sa oras at hindi kinakailangan ng masyadong pagsisikap tulad na lang ng gawaing pagtataas ng binti
ng 20 minuto araw-araw ay may magandang maidudulot pala sa ating katawan. At sana ay nakatulong sa inyo ang video na ito. Huwag kalimutang mag-like and subscribe. I-hit nyo na din ang notification bell para sa mas marami pa nating kaalaman. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli!